Abanata siyam na raan at pitung putisa. Hinawakan ni Fenton Jansky ang Black Imperial Decree sa kanyang kamay at ibinigay ito sa maliit na tanga. Maaari kong ibigay sa iyo ang utos ng Imperial, mahinahong sabi niya, ngunit kung mayroong pinakamataas na landas dito, kailangan mong ibigay ito sa akin. Yun lang. Saglit na nag-isip si Loco. Kumuha siya ng libreng pagkain. Ito ay isang kumikitang negosyo. Deal. Desididong sabi ni Luke Yates. Siya ay nag-iisip tungkol sa itim na Imperial na atas. Iniisip niya kung paano diin si Fenton at makuha ang Imperial Decree mula sa kanya. Sinong mag-aakala na ihahatid niya ang sarili sa kanyang pintuan? Sa totoo lang, hindi dapat sisihin si Fenton. Hiniling ng pamilyang Jansky ni Jover kay Miles Jansky na lihim na dilaan ang utos ng Imperial, ngunit ang kalahati ng kanyang ulo ay sumabog. Gamit ito bilang isang aral. Sino ang maglalakas loob na kumagat sa utos ng Imperial? Sa kasamaang palad, ang Imperial Decree ay naputol na sa kalahati at hindi na magagamit. Ang gayong kayamanan ay hindi maaaring sayangin ng walang dahilan. Kung ganoon na ang kaso, hindi kaya dobleng pagkawala ang mararanasan ng pamilyang Jansky. Hindi lamang nila nakuha ang landas ng paglilinang, ngunit nawalan din sila ng isang imperial na utos. Sa makatuwid, matagal nang pinagmamasda ni Fenton ang maliit na tanga. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito ay isang walang awa na tao na kumain ng imperial na utos ng Soho Dynasty ng buhay. Hindi lamang siya maayos, ngunit nakakuha din siya ng mga nakakagulat na benepisyo. Ngayon, si Dexter Jansky at ang iba ay muling tumingin kay Little Fool. Sino ang nakakaalam, marahil pagkatapos ng pagnanganilok sa itim na imperial na utos, ito ay gagawa ng isa pang landas na nagiiwan ng marka sa kasaysayan ng mundo ng martial arts. Maaaring isipin ng isa na sa panahong ito, ang pinakamataas na tugatog na landas ay nasira na. Kung may makakaalam tungkol sa pinakamataas na landas, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Higit sa lahat, ang landas na ito ay nilikha ng isang tao sa pamamagitan ng pagkonsumo, at makakahanap siya ng dalawa sa isang pagkakataon. Iniabot ni Fenton ang Black Imperial Decree kay Luke na may seryosong ekspresyon. Si Blake Darby, na nakatayo sa di kalayuan habang nakatalikod ang mga kamay, ay kalmadong tumingin. Ang isang grupo ng mga matatanda ay talagang sinusubukang linlanggan ang maliit na tanga. Hindi makuha ng pamilyang Jansky ni Jover ang bagay sa utos ng Imperial, kaya natuon ang kanilang mga mata sa maliit na tanga. Gayunpaman, ang maliit na hanggal ay kumain ng Imperial na utos noon at kumain ng pinakamataas na buto ng tuktok. Dahil nagtakda siya ng isang president, hindi nila masisisi ang grupong ito ng mga dalubhasang summit sa pagtutok sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa kataas-taasang landas ng tuktok. Tiningnan ni Luke ang itim na Imperial Decree sa kanyang kamay at kinagat iyon. Ang kanyang matatalas na maliliit na ngipin sa aso ay napunit ang isang malaking piraso, at ito ay lasa ng karne. Dahil sa eksenang ito, nanginginig sa takot si Fenton at ang iba pa. Baliw ang batang ito. Tahimik na sabi ni Dexter. Magkaiba talaga tayo. Mahinang sabi ni Fenton. Personal niyang nakitang dinilaan ni Miles ang Black Imperial Decree at naputol ang kalahati ng kanyang ulo. Sa huli, ibinuko ni Luke ang kanyang bibig at kinagat ang Imperial Decree. Pagkatapos ng isang malaking kagat, walang nangyari dito. Siya ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, natapos ng maliit na hanggal ang kalahati ng itim na utos ng Imperial sa tatlong kagat. Para sa maliit na hanggal na may nakakagulat na gana, ang maliit na bagay na ito ay hindi sapat upang punan ang mga puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nilamon ang ikalawang kalahati ng imperial na utos sa isang lagok. Little Fool, may nararamdaman ka ba? Guilty na tanong ni Fenton. Hindi. Natarante si Luke. Walang pagbabago sa kanyang katawan. Nagdududang sabi ni Dexter, hindi dapat ganoon. Sa huling beses na kinain mo ang imperial na utos ni Emperor Soho, ang kapangyarihan ng imperial na utos ay nabuo ang pinakamataas na buto ng tuktok sa iyong katawan. Ang Black Imperial Decree na ito ay naiwan ng unang emperador. Ito ay napakabihirang sa mga imperial na utos, at ito rin ang pinakamakapangyarihan. Ang utu-uto na batang ito ay parang demonyo.
Maghintay at tingnan natin. Napakatsaga ni Jet Hojansky. Tumabi siya sa maliit na hanggal at hindi niya hinayaang tumakas. Kung may nangyari sa maliit na tanga, makakatulong sila. Kung hindi, kung may nangyari sa maliit na tanga, paano ipapaliwanag ng mga matandang ito kay Blake? Naupo si Locke sa lupa at tumingin sa paligid, mukhang naiinip. Isang grupo ng mga matatanda ang nakapaligid sa kanya. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng wala pang 10 minuto. Umupo sa lupa ang maliit na hanggal at lumutang sa hangin. Lumutang siya na parang pagong na nakaharap ang likod. Ito ay si Little Fool na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang nakakagulat na pagbabagong ito ay agad na nakakuha ng atensyon ni Dexter at ng iba pa. Isang itim na liwanag na kasingkapal ng isang makalangit na haligi ang bumaril mula sa katawan ni Little Fool at diretsyong bumaril sa kalangitan. Ang panggigipit ng Imperial ay parang lakas ng langit na agad na pinipigilan ang lahat sa paligid. Napilitan namang bumalik si Dexter at ang iba pa. Nagsisimula na naman. Humiga sa ere ang maliit na hanggal na may pares ng palihim na mga mata at nagkunwaring nalilito. Naranasan na ito ni Locke noon. Kung tutusin, hindi ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng Imperial Decree. Isang malaking itim na liwanag ang makikita ng lahat sa buong Faroes Island. Mayroon ding nakakatakot na presyon ng Imperial na naglalabas mula sa katawan ni Little Fool. Matalim ang mga mata ni Dexter. Tinitigan niya ang katawan ni Locke mula sa malayo. Tingnan mo. Ang pinakamataas na tugatog na landas ay lumitaw. Sabi niya. Ayos lang ba para sa isang tao na dalhin ang dalawang pinakamataas na landas? Biglang sabi ni Jet Ho. Pagkatapos ng lahat, kinain ni Locke ang Imperial na utos mula sa dinastiyang Soho at nakabuo ng isang pinakamataas na buto ng tuktok. Ngayon, kinain na ni Lucas ang Imperial na utos ng unang emperador. Ang dalawang kapangyarihan ay natipon sa isang katawan. Si Jet Ho at ang iba pa ay pinagpawisan ng malamig, nag-aalala na ang dalawang kapangyarihan ay magtataka sa isa't isa sa katawan ni Locke. Kapag nangyari iyon, walang sinumang naruroon ang makakapigil kay Locke. Ang kapangyarihan ng dalawang imperial na kautusan ay hindi masusupol kahit na ang isang pinakamataas na tuktok ay bumaba. Bumalik sa Darby Family Manor, si Cheyenne Zaner, na isang pinakamataas na tuktok, ay sinubukang sirain ang imperial na utos ni Emperor Soho sa pamamagitan ng isang atake ng espada. Alam ng lahat ang resulta ng labanang iyon. Ang imperial na atas ay orihinal na iniwan ng mga ninuno ng Hansworth upang protektahan ang dakilang dinastiyang Hanlon. Sa hinaharap, kung sasalakayin ang ibang mga bansa, maaari niyang gamitin ang utos ng imperial na parang isang emperador ang isinilang. Ang isang pinakamataas na tugatog ay maaari ding patayin. Kahit na ang ilan sa mga ninuno ay namatay, nag-iwan sila ng ilang mga paraan upang maprotektahan ang kanilang mga tao mula sa pagkalipol. Sa kasamaang palad, ang mga imperial na atas na ito ay nasa mga kamay ng malalaking pagbaril. Si Locke ay parang tuta, nakahiga sa hangin, hindi nangangahas bumalaw. Lumilibot ang kanyang mga mata sa paligid, halatang walang nararamdamang sakit. Matalino si Locke. Kung may mali ay sinisigawan niya ang kapatid na iligtas siya. Hinawakan ito ni Locke at hindi nagsalita. Halata namang nakinabang siya rito. Lumapit si Blake habang nasa likod ang mga kamay. Mataimtim ang kanyang tingin. Ang Black Imperial Decree ng unang emperador ay naglalaman ng isang mana. Dapat ay naiwan ito ng unang emperador. Ito ba ang diskarte sa pakikipaglaban na nilinang ng unang emperador noon? Ang kumpletong paglilinang ng sinaunang martial arts. Sinamahan ng isang pinakamataas na tugatog na landas. Fenton at ang iba ay nagsiwalat ng bakas ng pagnanasa sa kanilang mga mata. Ang pinakamataas na landas sa paglilinang ng tuktok ay isang bagay na gustong gusto ng pamilya Jansky. Gamit ang pinakamataas na landas, maaaring maabot ni Dexter, Jet Ho at ng iba pa ang pinakamataas na kataas-taasang kaharian sa malapit na hinaharap. Kapag nakapasok na sila sa pinakamataas na kataas-taasang kaharian, tatayo sila ng mataas at makapangyarihan sa mundo ng mga tao. Marahil kahit na ang soberanong Panginoon ay kailangang magbigay sa kanila ng ilang mukha. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang itim na ilaw na haligi sa katawan ni Locke ay lalong lumiwanag, at isang itim na nakasuot na figure ay dahan-dahang lumitaw.
Ang itim na balabal na figure ay lumitaw sa Darby Family Manor noong nakaraan. Ang kanyang ugali ay nangingibabaw at marangal, na parabang nakatayo siya sa mundo ng mga tao bilang emperador ng mundong ito. Ang tunay na kapangyarihan ng imperial na landas. Kuya, narinig mo ba iyon? Kumurap si Locke at mahinang bamulong. May kumakausap sa akin. Kabanata 972. Ang mga salita ni Luke Yates ay agad na natakot sa lahat ng naruroon. Silibrat, sino ang kausap mo? Takot na tanong ni Dexter Jansky. Hindi ko alam. May lalaking nagbubulungan sa tenga ko. Hindi mo ba siya narinig? Lumutang si Locke sa hangin, baka sa kanyang mga mata ang curiosity. Narinig ni Locke ang hindi naririnig ng iba. Itinuro ni Jethro Jansky ang itim na figure sa likod ni Locke at takot na nagtanong, kausap ka ba niya? Sa tingin ko ito ang lalaking ito. Bulong ni Locke. How dare you? Galit na sigaw ni Dexter at ng iba pa. Huwag kang bastos. Halos lahat ng mga miyembro ng pamilyang Jansky na naruroon ay alam kung sino ang figure na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Black Imperial Decree. Ang orihinal na katawan ng figure ay isang pinakamataas na pag-iral na lumikha ng sinaunang martial arts. Ang sinaunang martial arts ay lumago dahil sa unang emperador. Tumanggi ang martial arts dahil sa kanya. Sa kasaysayan ng Hansworth, siya ang pinakamalakas na puwersang nagtanggal ng martial arts. Siya ang unang emperador ng henerasyon. Ang lumikha ng Black Imperial Decree ay ang unang emperador. Matapos ang mahigit 2,000 taon, ang bagay na iniwan ng ninuno sa itim na imperial na utos ay sa wakas ay nahukay ng mundo. Hindi pinili ni Locke na magtago. Naka-crossleg siya sa lugar, inilagay ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mga tuhod, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinigilan ang itim na liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Ang itim na liwanag ay nabawi pabalik sa katawan ni Locke, dahilan upang ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay umitim at ang kanang bahagi ay naging dilaw. Ito ang kapangyarihan ng utos ni Emperor Soho. Pinuno ng kapangyarihan ng 2 imperial na utos ang katawan ng munting tanga. Isang itim na spherical na bagay ang nakakuha ng kapangyarihan ng Black Imperial Decree at lumitaw sa tiyan ni Locke. Bahagya itong naglabas ng malalim na kapangyarihan sa kanyang tiyan na nakita ng lahat. Ito ang pinakamataas na buto ng tuktok. Nagulat si Dexter. Ang mana ng unang emperador. Natukso si Jethro. Gaya ng inaasahan nila, pagkatapos kainin ni Locke ang Black Imperial Decree, nakuha niya ang nasa loob. Unti-unting damaloy sa kanyang katawan ang gininto ang sigla ni Locke sa kakaibang paraan. Ito ay medyo misteryoso, at si Dexter at ang iba pa ay natulala dito. Si Dexter at ang iba ay naghintay ng daan-daang taon para sa pagkakataong ito na sumilip sa pinakamataas na landas. Ngayong nasa harapan na nila ang pagkakataon, paanong hindi sila matutukso? Siyempre, ang nakinabang ng gusto ay si Little Fool pa rin. Naka-crossleg siya sa hangin, at 2 Supreme Pinnacle Seeds ang ipinanganak sa kanyang katawan. Ang mga ito ay lumulutang sa kanyang tiyan, mahinang naglalabas ng malalim na kapangyarihan. Bago pa may makapag-react, nabaliktad ang sigla ng munting tanga. Tulad ng alam ng lahat, kung ang sigla ng isang tao ay nabaligtad at nagmadali sa espiritual na siwang, ang martial artist ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Para siyang naguguluhan. Gayunpaman, ang katawan ng maliit na hanggal ay sumailalim sa isang nakakagulat na pagbabago. Isang matalim na hakbang pasulong si Blake Darby at sumugod sa imperial pressure na kumakalat mula sa katawan ni Locke. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay para tulungan si Locke na pigilan ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Dahil sa panggigipit ng imperial ni Locke, napilitan si Dexter at ang iba pa na umatras. Hindi pinansin ni Blake ang pressure ng imperial path. Gaano man kalakas ang utos ng imperial, masusupol kaya nito ang 10 antas ng pambansang kapalaran ni Hansworth. Si Blake ay isang taong may 10 patong ng pambansang kapalaran. Natapakan pa niya ang landas na pinipigilan ng langit. Ang tinatawag na pressure ng malakas ay hindi nakaapekto kay Blake. Iminulat ni Locke ang kanyang mga mata at tapat na sinabi, "Kuya, ayos lang ako." Ito ang diskarte sa pakikipaglaban na ginawa ng unang emperador. Kung susundin mo ang mga patakaran, ikaw ay isang mortal. Kung lalabag ka sa mga patakaran, magiging Diyos ka.
Nalinang din ni Freddy Anujad Onsa ang First Emperor Combat Technique. Gayunpaman, ang First Emperor Combat Technique ni Freddy Ano ay isang six-layered forbidden technique na nakuha mula sa libingan ng mga inapo ng unang emperador. Ang pamana ng sinaunang martial arts na nakapaloob sa Black Imperial Decree ay itinago ng unang emperador mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Ngayong nakuha na ito ng munting tanga, pabaliktad ang daloy ng kanyang sigla. Isang itim na sigla ang agad na pumutok. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang itim na sigla. Ang ganitong uri ng alternatibong martial arts at espesyal na pamamaraan ng paglilinang ay matatagpuan lamang sa unang emperador. Ngayon, natagpuan din ito sa maliit na tanga. Doble ang aura ni Luke. Tumataas ang kanyang sigla. Sa isang kisap mata, ang kanyang sigla ay lumampa sa 6,000 na. Sa susunod na sandali, ito ay lumampa sa 7,000 na. Ang kapangyarihan sa Black Imperial Decree ay unti-unting natutunaw ng katawan ni Luke. Unti-unti nitong hinigup ang kapangyarihan at ginawang sariling kapangyarihan ni Luke. Kasabay nito, lumitaw ang mga itim na karakter sa dibdib ni Luke. Ang mga makakapal na linya ng mga sinaunang karakter ay ang mga karakter sa Black Imperial Decree. May mga nakakapansing salita sa kanya. Magwalas sa 6 na bansa, sugpuin ang 8 tiwangwang na lupain ng mag-isa. Ang 8 salitang ito ay sapat na upang patunayan kung gaano Caitecott ang matandang ninununoon. Nilaybot niya ang 6 na bansa, pinag-isa ang mundo, kinokontrol ang 9 na prefecture, at nag-iisang umupo sa trono ng emperador. Kilala siya bilang unang emperador. Nakakuha si Luke ng isa pang Supreme Pinnacle Seed at isa pang Supreme Pinnacle Path. Ang kanyang sigla ay umabot sa 10,000 na. Ang 10,000 na ng sigla ay ang limitasyon ng isang mababang antas ng tuktok. Ito rin ang threshold sa high level na Pinnacle Realm. Sa pag-abot sa mataas na antas ng Pinnacle Realm, ang 2 pinnacle na pinto sa katawan ay bubuksan. Ang sigla ay ilalabas at magiging mga pakpak. Maaari silang magamit upang gumala sa mundo. Ang sigla ay maaaring maipakita upang patayin ang mga kaaway mula sa 1,000 metro ang layo. Maaaring gamitin ang lahat ng uri ng mahiwagang pamamaraan na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Si Lucas ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, at 2 figure ang lumitaw sa likuran niya. Isang binata na nakadilaw. Isang dominanteng lalaking nakaitim. Pareho nilang iniwan ang kanilang walang kamatayang mga gawa sa kasaysayan. Nang huminahon ang sigla ng munting tanga, nawala ang 2 figure. Si Luke ay isang walking imperial decree. Kahit na si Dexter, isang sovereign pinnacle, ang gustong pumatay kay Little Fool, baka siya na lang ang patayin ng Little Fool. Mayroong 2 imperial na utos sa katawan ni Luke. Kung akitin nila si Luke, at isaaktibo niya ang 2 utos ng imperial at gagamitin ang kapangyarihan ng mga utos ng imperial ng mga ninuno, kahit na isang pinakamataas na puno ay mamamatay. Ang kapangyarihan ng utos ng imperial ay halos pumatay kay Shai and Zaynor sa manor ng pamilya Darby. Ito ay isang nakakatakot na bagay sa simula. Sa sandaling ito, sina Dexter, Jet Ho, at ang iba pa ay nagniningas na mga mata habang umiikot sa paligid ng maliit na hanggal. Anong ginagawa niyo? Ang munting tanga ay mukhang tapat at inusente. Nagdilim ang mukha ni Fenton Jansky. Napag-usapan na natin ito dati. Pinapanatili mo ang pinakamataas na buto sa iyong katawan at binibigyan kami ng pinakamataas na landas. Sabi niya sa mahinang boses. Ano ang pinakamataas na tugatog na landas? Nagkunwaring nalilito si Luke. Siya ay nagbabalak na tumalikod sa kanyang pagtatapos ng deal. Kung hindi dahil sa katutuhanang hindi kayang talunin ng munting tanga ang pamilyang Jansky, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at hayagang tumalikod sa kanyang utang. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang talunin ang mga ito, kaya nagsimula siyang mga tuwiran at magkunwaring nalilito. Kumunot ang noo ni Fenton. He said in a low voice, "I made it very clear kanina. Ang lahat ng mga benepisyo ng Imperial Decree ay sa iyo, at ang pinakamataas na tugatog na landas ay atin. Paanong hindi mo matitiis ang pagtatapos ng iyong deal? Walang deal na hindi ko matatanggap." Ungol ni Luke at nagpatuloy na magkunwaring nalilito. Hindi niya alam kung ano ang pinakamataas na tugatog na landas.
Hinayaan niyang palibutan siya ng pamilya Jansky. Kuya, bulong ni Luke sa tenga ng kapatid, kanina lang sinabi sa akin ng lalaking iyon na napakalakas ng teknik. Kung linangin ko ito, maaari kong patayin ang mga taong ito sa isang suntok. Nang marinig ni Dexter at ng iba pa ang kanyang mga salita, dumilim ang kanilang mga mukha. Ang tanga na ito ay hindi lamang malikot, kundi pati na rin malikot. Malinaw na nakuha niya ang mana ng Black Imperial Decree. Hindi niya ito ibibigay sa kanila. Malinaw na gusto ni Luke na tumanggi sa kasunduan. Kung hindi dahil sa pagprotekta ni Blake sa maliit na tanggang ito, ang tanggang ito ay idiniin sa lupa at binugbog hanggang mamatay ni Dexter at ng iba pa. Ang Black Imperial Decree ay naglalaman ng First Emperor Technique. Mahina hong tanong ni Blake. Kabanata 973. Oo, oo. Mabilis na tumanggaw si Luke Yates. Narinig niyang may nagsasalita sa kanya mula sa Black Imperial Decree. Siya lang ang nakarinig ng lahat. Walang ibang nakarinig ng salita. Sa madaling salita, si Lucas ay ang inapo ng ninuno, ang unang emperador. Siya ay nod sa dalawang imperial decree sa kanyang sarili. Puwersa siyang nakahanap ng dalawang pinakamataas na landas. Ito ay isang alamat. Sa hinaharap, tiyak na maaalala ng mundo ng martial arts ang bagay na ito at ito ay magiging isang alamat na ipapasa sa libu-libong taon. Ang Little Fool ay tiyak na maaalala ng lahat ng mga martial artist sa mundo. Nakita ni Fenton Jansky at ng iba pa na nakikinig lang si Luke sa sinabi ng kapatid. Walang magawa nilang sinabi, lider ng pamilya, ang Little Fool ay may dalawa sa pinakamataas na sining. Hindi niya kayang linangin ang mga ito sa kanyang sarili. Luke, bigyan mo sila ng pinakamataas na sining. Mahinang sabi ni Blake Darby. Mukhang hindi interesado si Blake sa pamana ni Emperor Soho o sa mga diskarte sa pakikipaglaban ng unang emperador. Huwag kalimutan ang sinabi ni Blake noon. Siya ay nakalaan upang malampasan ang kanyang mga nauna. Sa sarili niyang mga landas, gagawin niyang mas mababa ang unang emperador at ang dinastiyang Hanlan. Si Blake, na ipinanganak na may dakilang espiritu, ay may matayog na hangarin. Dahil gusto niyang malampasan ang mga nauna sa kanya, bakit niya linangin ang kanilang martial arts? Alam ng lahat na maraming tao na nagmana ng martial arts ng mga nauna sa kanila ang mahihirapang malampasan ang mga nauna sa kanila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay maliban kung tatahakin nila ang sarili nilang landas at lumikha ng bagong landas. Ganyan talaga ang ginagawa ni Blake. Ang kanyang makalangit na landas ay umasa sa swerte ng daan-daang bansa upang magtagumpay. Gusto niyang maging Heaven sa Present King. Ito ay hindi pa nagagawa. Laging nakikinig ang maliit na tanga sa kanyang kuya. Inabot ni Luke ang isa. Gayunpaman, may mga kondisyon. Noong nasa Northern Army si Luke, isa siyang sikat na maliit na demonyo. Nang maglaon, nang siya ay naging commander, lalo siyang sumikat bilang manggugulo. Kung hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito para makakuha ng ilang benepisyo, hindi siya si Luke Yates. Hindi ko maibibigay sa iyo ang Black Fool Technique. Seryosong sabi ni Luke sabay kamot sa balakang. Black Fool Technique. Natigilan si Dexter Jansky. Kahit na siya ay nagel-inang ng martial arts ng higit sa 100 taon, hindi pa niya narinig ang ganoong sinaunang pamamaraan ng paglilinang. Anong sinaunang martial art technique ito? Siya ay nagsasalita tungkol sa mana ng unang emperador, walang ekspresyong sabi ni Blake. Hindi nakaimik si Dexter. Hindi nakaimik si Fenton. Hindi nakaimik si Jetho Jansky. Ang 100 miyembro ng pamilya Jansky ay walang imik, walang tigil ang pagkibot ng kanilang mga bibig. Lahat sila ay sigurado na ang mga sinaunang cultivation technique at martial technique ng First Emperor's Inheritance sa Black Imperial Decree ay talagang hindi tinatawag na Black Fool Technique. Ito ay malamang na isang random na pangalan na ibinigay ng Hangal na batang ito. Tutal, may criminal record si Luke. Dati niyang pinalitan ang pangalan ng Son of Heaven's Nine Strike Technique sa Foolish Feast sa Kabisera at pinatay ang pinnacle expert ng Alpha Empire, si Tony Hercules, sa isang suntok. Ilang araw na lang ang lumipas, ngunit hindi ito nakalimutan ni Fenton at ng iba pa. Kung hindi tanga si Dominic Lowe, Hiron Norman, at ang iba pa para makilala ang Nine Strike Technique ng Son of Heaven, baka naloko sila ni Luke.
Sa sandaling ito, hinimas ni Dexter ang kanyang ilong at sinabi sa mahinang boses, "Black, black fool." Technique. Ito ba ay isang supreme pinnacle art? Hindi bagay sa iyo na magtanim. First time mong mag-cultivate, kaya mas mababa ang iyong sigla, mas mabuti. Ang iyong sigla ay hindi maaaring lumampas sa 100,000 na. Kung hindi, kapag ang iyong sigla ay nabaligtad sa unang pagkakataon, ang iyong malakas na lakas ay agad na dadaloy sa iyong espiritual na siwang. Kung hindi mo makontrol ang lakas na ito, mamamatay ka. Kahit malikot si Luke, alam niya kung ano ang mahalaga at hindi. Dahil binanggit niya ang mga kakulangan, totoo yun. Sa anumang kaso, nasa kanya ang Black Fool Technique. Kung ano ito ay depende sa kung ano ang Little Fool sinabi. Si Blake lang ang nakakaalam. Mas mabuting paniwalaan na may mga multo sa mundo kaysa paniwalaan ang mga sinabi ni Luke. Si Dexter at ang iba ay may solemn na ekspresyon. Alam nila na ang ganitong bagay ay hindi maaaring pabayaan. Sinabi sa akin ng aking kapatid na turuan ka ng pinakamataas na sining, sabi ni Luke. Hindi ko hahayaang magdusa ka ng anumang pagkalugi. Tuturuan kita ng Big Yellow Technique. Malaki, malaking dilaw, technique. Natulala na naman si Dexter. Ito ay imperial na atas ni Emperor Soho, walang ekspresyong dagdag ni Blake. Ito, si Jetho at ang iba pa ay nakatayo sa hangin, tulala. Sa totoo lang, hindi talaga nasanay ang pamilya Jansky sa paraan ng pangalan ng maliit na tanggang bagay. Ang ganitong uri ng pangalan ay talagang hindi mabata. Ito ay kaayla hilakbot na sabihin ang hindi bababasa. Kaya lang, binigyan ng maliit na tanga ang dalawang sikat na pamana ng kanilang mga ninuno ng random na pangalan. Sila ay talagang makalumang mga pangalan noon. Ayaw mo? Tanong ni Luke na may masamang tingin sa mga mata. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Gusto namin. Nagsalita sina Jetho, Dexter, at ang iba pa. Anong biro? Ngayon, ang lahat ng pinakamataas na landas sa tuktok ay nasa kamay ng Northern Army. Sinong maglalakas loob na maging mapili? Inilibot ng mga mata ni Luke ang paligid. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, seryoso niyang sinabi, lahat tayo ay sibilisadong tao. Bagamat sinabi ng aking kapatid na kailangan kong ituro sa iyo ang pinakamataas na sining, dapat mong malaman na ang pagtuturo sa iyo ng sining ay lubhang masasaktan sa akin. Masisira nito ang sigla ko. Sumisigaw siya ng kalokohan sa buong kaseryosohan. Maaaring sabihin ng sinuman na ang maliit na hanggal ay nais ng mga benepisyo. Dumiling ang mukha ni Dexter, at sa sobrang galit ay malapit na siyang magsuka ng dugo. Lalong nagalit si Fenton. Ang lahat ay napagkasunduan noon pa na kung ang Black Imperial Decree ay kakainin ni Lucas, si Luke ay makakakuha ng lahat ng mga benepisyo. Pagdating ng panahon, sasaluhin na lang sila ni Luke. Pero ngayon, sinimulan na naman ni Luke na samantalahin ang sitwasyon. Pagkatapos ng isang round ng talakayan, lahat ay sumang-ayon sa malupit na kondisyon ni Luke. Isa sa pinakamahalagang bagay ay ang gusto ni Luke na aminin nila na lahat ay may utang na loob sa kanya at kailangang ibalik ito sa hinaharap. Malamang kilala niya ang sarili niyang kalikasan. Sino ang nakakaalam kung kailan siya makakasakit ng isang malaking pagbaril? Kung siya ay nabuli, dadalhin niya ang pamilya Jansky sa bahay ng kabilang partido. Pagkatapos maglokohan, tinuruan ni Luke si Dexter at ang iba pa ng cultivation technique. Ang lahat ng daang sumikat na figure ng pamilyang Jansky ay tinuruan ng pamamaraan. Sa hinaharap, kung makapasok sila sa pinakamataas na kataas-taasang kaharian ay nakasalalay sa kanilang sariling kapalaran. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroong mga diskarte sa paglilinang, hindi ito nangangahulugan na ang bawat martial artist ay maaaring maging isang pinakamataas na tuktok. Naka-cross-legged si Dexter. Matapos matuno ang itinuro sa kanya ni Han, tumayo siya at yumuko ng may paggalang. Kamang dawist, hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan sa pagpasa ng iyong kaalaman. Sa pinakakaunti, tinatrato niya ang maliit na hanggal bilang kanyang kapantay. Ang isang pigurang tulad ni Dexter, na nalinang nasa soberanong kaharian, ay higit na natatakot na magkautang ng pabor sa iba. Gayunpaman, kailangan niyang magkaroon ng pabor kay Luke ngayon. Ito ay may kaugnayan sa pinakamataas na sining ng sining. Higit sa lahat, noong unang panahon, ang kabaitan ng pagbibigay ng kaalaman ay katumbas ng kabaitan ng isang guro.
Gaano man natutunan ni Locke ang pinakamataas na sining, handa siyang ituro ito sa pamilya Jansky. Ito ay isang pakiramdam ng pagpasa sa isang legacy. Kailangang tandaan ng pamilya Jansky ang pabor na ito. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Blake kay Locke na magkaroon ng solusyon. Walang pakialam si Locke. Tumalikod siya at pinuntahan ang asno. Tumingin si Blake kay Locke at ngumiti. Naabot na ni Locke ang mataas na antas ng tugatog na kaharian. Sa susunod na 10 taon, ang dalawang pinakamataas na buto sa kanyang katawan ay magpapabilis sa kanyang paglaki. Family leader, mas mabuting alagaan mo siya. Paalala ni Jet Ho sa kanya. Kabanata 974. Napakahusay ng tukso ng pinakamataas na sining. Hindi lang napakaraming lumang antik sa Handsworth ang natigil sa hakbang na ito. Ang isang malaking bilang ng mga matatandang tao sa buong mundo ay nalimitahan ng hakbang na ito. Kapag nalaman nilang may sumibol na Supreme Pinnacle Art, tiyak na ipaglalaban nila ito. Halimbawa, dahil sa pagkakalantad ng Supreme Forbidden Art noon, 10 taon ang nagtatago sa dilim si Finley Yanagi at kamakailan lamang ay lumitaw. Kung alam ng mga tagalabas na may dalawang sining sa katawan ni Locke, hindi na mabilang ang mga lumang bagay na gustong balatan at punatan ang munting tanga. Napangiti ng mahina si Blake Darby. Kaya nga araw at gabi ko siya nasa tabi ko. Hinayaan ko siyang maglaro mag-isa sa bansa. Kung walang nag-aalaga sa kanya, natatakot ako na hindi ko rin malalaman kung siya ay kidnap. Dahan-daang tumanggaw si Dexter Jansky at tumingin sa maliit na tanggang nasa malayo. Kasama niya ang asno, muling nag-iiho ng isda, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng walang pakialam na aura. Sa sandaling ito, malapit na ang dapit hapon. Sa hilagang baybayin ng Faroes Island, isang napakalakas na pinnacle aura ang sumabog. Ang pinnacle aura na ito ay nagmula sa Marshlands Crown Prince, Leocadio Delgado. Inaakit niya ang kapalaran ng Marshland. Inilagay ni Blake ang mga kamay sa likod niya at bahagyang ngumiti. Tumingin siya sa malayo at mahinang sinabi, magsisimula na. Sa kalangitan sa itaas ng hilagang baybayin ng Faroes Island, dahan-daang nagtipo ng hindi nakikitang pambansang kapalaran. Ang altar na itinayo sa ibaba ay higit sa 100 metro ang taas. Nakatayo si Leocadio dito. Malamig ang kanyang ugali, at laging umiikot ang kanyang isip sa mga salita ni Blake. Gusto siyang palakihin ni Blake bilang isang kaaway. Masyadong nakakahiya ang pagpapalaki sa kalaban. Parang pag-aalaga ng alagang baboy, pinalaki para maging pork chop. Sa pag-iisip nito, iniunat ni Leocadio ang kanyang mga braso at umungol sa langit. Bumaba, ang kapalaran ng ating bansa. Hindi lamang siya ang prinsipe ng Marshland, ngunit siya rin ang nangungunang henyo sa martial arts ng Marshland. Paano siya magiging handa na magdusa ng gayong kahihiyan? Ngayon, ganap niyang dadalhin ang kapalaran ng Marshland at itaas ang kanyang lakas sa ibang antas. Kakalabanin niya si Blake hanggang kamatayan. Hindi niya alam na walang pakialam si Blake sa nararamdaman ni Leocadio. Ang gusto ni Blake ay ang kapalaran ng Marshland. Si Elder Jet Ho, Marshland ay umiral ng libu-libong taon. Ilang martial arts inheritance ang natitira sa lupaing ito. Ang mga salita ni Blake ay orihinal na mas prangka. Iyon ay kung gaano karaming mga lumang antigo ang naiwan sa mundo ng martial arts ng Marshland. Napatingin si Dexter kay Jet Ho Jansky. Ang mga miyembro ng pamilyang Jansky ay mayroon ding kapangyarihan ng mga sekta. Halimbawa, Mount Sino. Naalala ng matandang pinuno ng Mount Sino, si Jet Ho, 700 taon na ang nakalilipas, isang super sect ang isinilang sa Marshland. Tinawag itong Zadan sect. Nag-alaga ito ng maraming makapangyarihang magsasaka. Nang maglaon, nasaktan nito si Emperor Morpheus na nagpadala ng pinakamataas na tuktok upang sirain ang sekta sa Marshland. Dapat ay nakaligtas ito at nahahati sa maraming sangay. Dapat mayroong pinakamataas na tuktok sa Marshland. Mahinang sabi ni Hovany Jansky. Hanggat nagsalita si Blake, tiyak na papatayin ng pamilya Jansky ang huling natitirang pinakamataas na tuktok sa Marshland. Ngunit hindi na kailangang gawin iyon. Ayon sa impormasyon ni Blake, ang pinakamataas na kapangyarihan ng Marshland ay katumbas ng kapangyarihan ng isang makapangyarihang pamilya sa Handsworth. Mayroong daan-daang pamilya sa Handsworth na lahat ay may pinakamataas na tuktok na nagbabantay sa kanila.
Sa madaling salita, maaaring labanan ng isang makapangyarihang pamilya ang martial arts world ng Marshland. Sa makatuwid, hindi isang kasinungalingan ang sabihin na ang martial arts sa mundo ay nagmula sa Hansworth. Kahit na ang apat na entity ni Hansworth ay palaging nagdudulot ng gulo, hindi may kakaila na ang apat na entity ay bahagi rin ng Hansworth martial arts world. Lahat sila ay may matibay na pundasyon. Nakakalungkot na ang dakilang kapangyarihan ng apat na dakilang entidad ay hindi kailanman magagamit ng kabisera. Hindi sila gagamitin ng Northern Army. Gusto rin silang kontrolin ni Blake, ngunit ang mga B**** starred na ito ay nais lamang hatiin ang lupain at kontrolin ang lupain. Paano ito natitiis ng batang Panginoong Blake? Iwan ang buhay ang kataas-taasang tuktok, mahinang sabi ni Blake habang nasa likod ang mga kamay. Isaalang-alang mo itong isang batong panghasang para kay Joshua. Minsan, hindi mapatay ang kalaban. Si Dexter at ang iba ay tahimik na naglaho at nagtago sa dilim, hindi nakikialam sa pagtatanim ni Blake. Sa altar sa dikalayuan, may talento si Lecadio. Itinaas niya ang kanyang mga braso at nilabanan ang kapalaran ng bansa. Gayunpaman, ang pambansang kapalaran ay nasuspind ng 300 metro sa himpapawid at hindi pa ganap na nakarating. Gayunpaman, ang pambansang kapalaran at makalangit na kapangyarihan ay bumaba na. Isang di nakikita at walang kulay na presyon ang bumalot sa buong altar, dahilan upang mamatla ang mukha ni Lecadio. Dahil sa matinding pressure, dahan-dahan siyang yumuko. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Blake na may malabong ngiti. Hindi. Kinagat ni Lecadio ang kanyang mga ngipin, puno ng galit ang kanyang mga mata. Akala niya nandito si Blake para ipahiya siya. Hindi niya ba talaga kailangan dahil lang sa sinabi niya? Nagpunta si Blake dito para hanapin ang kapalaran ng kanilang bansa. Ngayong lumitaw na ang kapalaran ng bansa, tiyak na makukuha ito ni Blake. Kaya naman, hindi napigilan ni Lecadio si Blake. Sa altar, itinaas ni Lecadio ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo na parang sumusuko. Sa totoo lang, gusto niyang iangat ang kapalaran ng bansa. Ang kapalaran ng bansa ay walang anyo, ngunit nakakagulat na mabigat. Ang walang anyo na makalangit na kapangyarihang iyon ng kapalaran ng bansa ay hindi isang bagay na kayang dalhin ng mga ordinaryong tao. Tumayo si Blake habang nasa likod ang mga kamay at hindi sinamantala ang sitwasyon. Sa kabaligtaran, tahimik na nakatayo si Blake sa gilid, pinapanood si Lecadio na dinadala ang kapalaran ng bansa. Ang sukat ng kapalaran ng bansa ay natural na hindi maihahambing sa 10 layer ng kapalaran ni Hansworth na dinala ni Blake. Gayunpaman, kung nais ni Blake na tumapak sa landas na pinipigilan ng langit, kailangan niyang makuha ang kapalaran ng bansa. Sa pagbaba ng pambansang kapalaran, ito ay 200 metro lamang ang layo mula sa altar. Iniuko ni Lecadio ang kanyang mga braso, at ang kanyang kaliwang binti ay agad na bumagsak sa lupa. Nakaluhod sa isang tuhod. Masyadong mahalaga ang kapalaran ng bansa. Nangangahulugan ang pagluhod ni Lecadio na umabot na siya sa kritikal na punto. Nasa limitasyon mo na ba? Mahinahong tanong ni Blake. Hindi ako mabibigo. Halos mamulat na ang mga pulang mata ni Lecadio. Alam niya kung gaano kakila-kilabot ang kabataang nakasuot ng puting damit sa kanyang harapan. Kaya niyang dalhin ang lahat ng 10 pambansang kayamanan ni Hansworth. Siya, Lecadio, kaya niyang tiisin ang kapalaran ng bansa sa kanyang mortal na katawan. Sa kasamaang palad, ang pagdadala ng kapalaran ng bansa ay hindi isang bagay na maaaring magawa sa pamamagitan ng pag-asa sa isang stream ng chi. Tumalikod si Blake at mag-isang umupo sa isang sulok ng altar. Tumingin siya sa malawak na lupain sa ibaba at mahinang nagsabi, "Sa aking tindig, kaya kong dalhin ang kapalaran ng bansa noong bata pa ako. Ang aking guro sa kabisera ay nagpaabot sa akin ng edad na 20 bago ako nabigyan ng titulo sa Mountainish. Alam mo ba ang dahilan?" Hindi maintindihan ni Lecadio. Kung naiintindihan niya ang lowika na ito, paano siya mangangahas na akitin ang kapalaran ng buong Marshland ngayong gabi? Malumanay na sinabi ni Blake, ang kapalaran ng isang bansa ay nagdadala ng pag-asa ng bayan at kinabukasan ng bayan. Paano ang isang taong walang merito, birtod, o tindig ng isang bayani ay maglakas loob na dalhin ito gamit ang kanyang sariling katawan? "Ginamit ko ang Northern King Sword para ituro ang aking lola,"
si Whitney Jansky, sa tuktok ng Mount Hans. Minsan kong pinamunuan ang 200,000 elite ng Royal Army upang palibutan ang buong Lenver. Sa huli, nasa katawan ko pa rin ang dugo ng pamilyang Jansky. Kahit na, wala akong choice kundi gawin ito. Ang hari ng garrison ng Hansworth, ang taong nagdadala ng kapalaran ng bansa, ang taong may kalahating paa sa altar, ay hindi dapat magkaroon ng anumang kinalaman sa mga maharlikang pamilya. Hindi siya dapat magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa apat na entity. Kung miyembro ako ng mga aristokratikong pamilya, sinasabi ko sa iyo na sa isang gabi lang, lahat ng martial artist sa mundo na nanggaling sa grassroots ay mawawala ng puso sa martial arts. Ang mga batang henyo na martial artist tulad ni Charles Lansky ay hahabulin ako sa buong buhay nila. Umupo si Blake sa isang sulok ng altar at sinabi lahat iyon kay Leocadio. Kabanata 975. Sa katayuan ni Leocadio Delgado, tiyak na mauunawaan niya ang mga salitang ito. Sa pagbaba ng pambansang kapalaran, wala pang 100 metro ang layo mula sa altar. Lumuhod si Leocadio sa lupa. Dumudugo ang kanyang mga ngipin, at namumula ang kanyang mga mata. Idiniin niya ang mga palad niya sa lupa, para siyang aso. Maya-maya, tuluyan na siyang madudurog sa kapalaran ng bansa. Tiningnan siya ni Blake Darby at mahinang sinabi, pinili ni Marshland ang anak ng kapalaran ng bansa at hindi iniwasan ang pagpili ng mga kamag-anak. Ikaw, ang prinsipe ng Marshland, ay nagsisikap na magmana ng kapalaran ng bansa. Kung magtagumpay ka, mamanahin mo ang trono ng Marshland sa hinaharap. Ito ay isang magandang plano. Marahil sa simula pa lang, hindi kailanman naisip ng mga nakatataas sa Marshland na hayaan ang iba pang henyong martial artist ng Marshland na pasanin ang kapalaran ng bansa. Wala na bang mas mahuhusay na henyo kaysa kay Leocadio sa buong Marshland? Dapat meron. At talagang mayroong higit sa isa. Sadyang-sadyang binaliwala ng mga nakatataas sa Marshland ang problemang ito at hinayaan si Leocadio na pasanin ang kapalaran ng bansa. Ang lawak ng pag-iisip ng mga nakatataas sa Marshland ay iba-iba sa mundo ng Martial Emperor Yanagi ng Hansworth. Nagkataon, sa sandaling ito, nakahiga si Leocadio sa altar at nakasubsob ang mukha sa lupa. Para siyang patay na aso, hindi makagalaw. Tunay na napakabigat ng kapangyarihan ng pambansang kapalaran. Napakabigat nito na naging dahilan upang mawala ng pag-asa si Leocadio. Mayroon pa ring 70 metro bago ang pagbaba ng pambansang kapalaran. Dahan-dahang tumayo si Blake. Itinaas niya ang kaliwang kamay habang nakaharap sa langit ang palad. Marahan niyang itinaas ang kapalaran ng Marshland at mahinang sinabi, "Nabigo ka." Imposible. Napahiga si Leocadio sa lupa at dahan-dahang bumangon. Sobrang pula ng kanyang mga mata. Inilagay ni Blake ang kanang kamay sa likod at ginamit ang kaliwang kamay para hawakan ang pambansang kapalaran. Mahina niyang sinabi, hindi ka pinagpala na tamasahin ang pambansang kapalaran ito. Gagawin ko ito para sa iyo. Anong ginagawa mo? Duguan ang mga mata ni Leocadio at nanlamig ang mga paa niya sa isang iglap. Nablangko ang isip niya. Napagtanto niya na nagdulot siya ng malaking kapahamakan. Napagtanto din niya na pumunta si Blake sa Marshland dahil gusto niya ang kapalaran ng Marshland. Paano makukuha ng mga tagalabas ang swerte ng Marshland? Bukod dito, ang taong ito ay isang kaaway na gustong patayin ang Marshland kahit sa kanilang mga panaginip. Napangiti ng gusto si Blake. Itinaas niya ang kaliwang kamay at ikinuyong ito sa isang kuko. Napahawak siya sa himpapawid at agad na bumagsak ang pambansang kapalaran ng Marshland na lumulutang sa langit. Ang bilis ng pagbaba ng pambansang kapalaran ay tumaas sa isang iglap, at ito ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Blake. Naduraj si Leocadio sa panggigipit na ito at lumuhod sa harap ni Blake. Dinudurog ang kanyang mga mithiin at dinudurog ang kanyang puso. Siguradong magiging anino sa puso ni Leocadio ang pangyayari ngayong gabi. Ang kilos ni Blake ngayong gabi ay tuluyang magugat at sisibol sa kanyang puso. Ito ay magiging isang anino sa kanyang buhay. Isip-sip. Naglabas ng isang salita si Blake. Itinaas ni Blake ang kanyang braso at hinigop ang malawak na pambansang kapalaran sa kanyang katawan sa isang nakakatakot na bilis. Ang kapalaran ng bansa ay ibinalik lahat kay Blake. Nababaliw na si Leocadio. Iyon ang naging kapalaran ng bansang pag-aari niya.
Ngayon, hinigop na ni Blake ang lahat sa kanyang katawan. Namumula ang mga mata ni Lekadio. Pinigilan ng kanyang galit ang kanyang pagiging makatuwiran. Itinaas niya ang kanyang kamay at tumalon. Hinampas niya ang kanyang palad sa dibdib ni Blake at umungol, "Mamatay. Kung mamamatay ako, bababa ang kapalaran ng Marshland. Kung mabubuhay ako, tutulungan ko ang kapalaran ng Marshland." Nakatayo roon si Blake habang nasa likod ang mga kamay, ganap na walang bantay. Sa malumanay na pangungusap, damapo ang palad ni Lekadio sa dibdib ni Blake, walang natitira pang lakas. Dahil totoo ang sinabi ni Blake. Mula nang dalhin niya ang kapalaran ng bansa, wala na sa kontrol ng bansa ang lahat. Kung bumagsak ang taong nagdala ng kapalaran ng bansa, tiyak na bababa ang bansa. Ang lahat ng mga martial artist sa bansa ay masusupol, at ito ay magiging lubhang mahirap na kahit na gumawa ng mga pinnacle martial artist sa hinaharap. Tumingin si Blake kay Lekadio at bahagyang umiti habang nilalagpasan siya. Hindi kailangang mamatay si Lekadio. Matapos maranasan ang pangyayari ngayon, personal na nasaksihan ni Lekadio ang laging ng Northern King. Mula ngayon, si Blake ang magiging anino ni Lekadio. Pagdurog ng mga adhikain at pagdurog ng mga puso. Ito ay lubhang walang awa. Sa sandaling nawala ang isang martial artist sa dalawang bagay na ito, wala silang ambisyon at walang kalooban. Gaano man kataas ang kanilang talento, wala itong silbi. Magiging lumpo sila sa hinaharap. Nasaraan ang loob si Lekadio. Ang iyong layunin sa pagpunta sa Marshland ay upang kunin ang kapalaran ng ating bansa. Paos niyang tanong. Ang gusto ko ay ang kapalaran ng daang bansa. Dahil sa sinabi ni Blake, parang tinamaan ng kidlat si Lekadio. Bakas sa mga mata ni Lekadio ang tila hindi makapaniwala. Hindi niya inasahan na si Blake ay napakaambisyo at talagang gustong mahawakan ang kapalaran ng daang bansa. Nakakabaliw. Sinunggaban ang kapalaran ng mundo. Ano? Nagising si Lekadio. Talagang tumapak ka sa landas na pinipigilan ng langit. Galit na tanong niya. Noong nakaraang taon, sinabi ni Blake sa harap ng 1,000 tuktok ng 100 bansa na hindi siya nasisiyahan sa titulong Garrison King ng Handsworth. Gusto niyang makuha ang titulo ng Heaven Suppressing King. Sa totoo lang, si Blake talaga ang gumawa noon. Si Blake ay may malabong ngiti sa kanyang mukha habang tumatawid sa dagat habang ang mga kamay ay nasa likod at umalis sa teritoryo ng Marshland. Gayunpaman, ang maliit na tanga ay nag-tiptoe at may ulo sa kanyang kamay. Palihim na pinutol ni Luke Yates ang ulo ni Elegio Delgado at dinala ang ulo nito. Dumating si Blake sa Marshland para sa dalawang dahilan. Ang una ay si Elegio Delgado, isa sa mga salarin ng Ludwig Massacre 40 taon na ang nakararaan. Ang pangalawang dahilan ay ang kapalaran ng Marshland. Binisita ni Blake ang 2 sa 3 bansa sa linya ng depensa ng Ludwig, ang Song at Marshland. Ang natitira ay si Banco. Ilang beses nang bumaba si Blake sa Banco. Nauna na niyang binalaan si Banco na kung maglakas loob silang muling magtayo ng hukbo, hindi magiging maawain si Blake sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit inilagay ni Blake si Banco sa likod ng listahan. Hindi pa nakakarating si Blake sa Fear Island, ngunit naramdaman na niya ang pagbabago bago ng kapalaran ng bansa sa malayong gabi. May nag-trigger sa kapalaran ng bansa. Inilagay ni Blake ang kanyang mga kamay sa likod niya at tumawa. Mas mabuting dumating sa tamang oras kaysa dumating ng maaga. Si Banco ay nagdaraos ng seremonya ng pagtatalaga ng titulo. Gayunpaman, sino ang taong tumanggap ng kapalaran ng bansa? Nagtataka si Blake. Kung si Banco ay katulad ng iba pang 2 bansa, ang pagpili ng 1 miyembro ng hari bilang anak ng kapalaran ng bansa, kung gayon ang kapalaran ng bansa ay nakatakdang mabaygo. Ang kandidato ni Banco ay malamang nakatulad ng Song at Marshland, sabi ni Locke, umiling. Hindi totoo yan. Bagamat isang maliit na bansa ang Banco, ang komprehensibong pambansang lakas nito ay higit na nakahihigit sa pinagsamang Song at Marshland. Ang laki ng pambansang kapalaran nito ay nakatakdang maging 10 beses kaysa sa 2 bansang iyon. Mahinang sabi ni Blake kay Luke. Tulad ng alam ng lahat, mas malakas ang kapalaran ng bansa, mas maraming mahuhusay na martial artist ang maaaring ipanganak sa bansa. Ito ang kapalaran ng bansa. Ito rin ang naging kapalaran ng bansa. Dinala ni Blake ang maliit na hanggal kay Banco at bumaba sa Fear Island.
Hindi niya itinago ang kanyang aura. Sa makatuwid, ang mga tugatog ng bangko ay agad na naalarma. Isang matandang may kulay pilak na buhok na nakasuot ng mga bakya na gawa sa kahoy at isang katana sa kanyang baywang ang nagsabi na may malungkot na mukha, Haring Blake, muli kang lumabag sa hangganan ng bangko. Ang ingay naman. Luke, patayin mo siya. Si Blake ay palaging pinakamalupit sa mga martial artist ni Bangko. Ang mga kamay ng mga tao ng bangko ay nabahira ng dugo ng napakaraming lalaking Ludwig. Si Bangko ay kumitil ng buhay ng napakaraming mga tauhan ni Hansworth. Ang isang utang ng dugo ay dapat bayaran sa dugo. Ang tatlong bansa ay pinangunahan ni Bangko. Ang gabing ito ay nakatakdang maging gabi ng pagpatay. Tumalon si Luke pababa mula sa asno. Itinagilad niya ang ulo at tumingin sa matanda na kulay pilak ang buhok. Matanda, kaya mo bang bugbugin? Nagdududang tanong niya.